Tour po ang ating tinuturing for the life. Hey guys, so tuturo ko kayo kung paano mapapasarap ang isang simpleng gulay. Ano po bang pwede pang lutuin sa gulay na ganito? Kasi kalimitan, gisa-gisa lang, stir fry lang natin sa bawang, okay na. Tapos lagyan natin ng kaunting sukal, asin, okay na yun sana. Pero tuturo ko kayo ng isa pang way para mapapasarap ang ating Chinese cabbage. So, tune in! Gagawa muna tayo ng pang-sauce sa ating vegetable. So, kailangan natin ng chicken broth. Ilagay lang tayo ng chicken broth dito. Yan. Mga 1 cup of chicken broth. Tapos, kung gusto nyo, lagyan nyo siya ng water para. Pero, mas gusto kong puro kasi mas malasa siya. Lagyan natin siya ng sugar. Pepper. Ayun, napadami. Unawin lang natin. Ayun. Tapos naglalagay ako ng ano? Sa akin lang ha. Naglalagay ako ng sesame oil para pampabango. Pero hindi naman talaga siya dapat lagyan. Ako lang yung gustong maglagay. Lagyan natin ng konti. Okay na yan. Siyempre, tikman ninyo kung ano ba ang lasa. Okay na yan. Masarap siya, guys. Masarap higupin. So, ito lang yung kailangan natin. Saka kaunting mga ginger. Ito lang. At saka kailangan natin ng salted ham. Pag taga dito sa Hong Kong, madami silang ganito. So, ang mga relate lang sa lulutuin ko ay yung mga nasa Hong Kong. Kasi, dito to makikita sa Hong Kong. At baka meron din sa Pilipinas, hindi ko lang alam. Pero, masarap to. Ito na yung pampalasa. Kaya huwag nyo aalatan itong ating pang sabaw ba. So, pagkatapos nyan, guys, ano ba gagawin natin? So, pag nagpakulo tayo ng tubig, yan, ibablanch natin yung ating ano, ibablanch natin yung ating gulay. Siyempre, para huwag mag-dry yung ating gulay, lagyan natin siya ng oil. I-blanch natin, ha. Madami ang aking biniling gulay kasi, guys, may pabisita ang inyong mayora. So, medyo dinamihan ko. Kasi more on vegetable sila kaysa sa meat, eh. Madami to. Eh, 5 kaming kakain. So, okay na to. Kasi pag na-blanch siya at naluto na, lumiliit siya, parang luminipis ba? Nahugasan ko na rin siya. Ayun, i-blanch, i-blanch siya. Ang hirap kung madaming lutuin. So, bali lulutuin ko ngayon, hindi siya i-lima. Blanch lang. Baka naman lutuin mo na ng diretso, i-steam mo siya ng 40 minutes. Kasi kailangan natin makuha yung lasa ng ham. O ayan. Okay na yan, guys. Blanch lang ng konti. Patay apoy. Ating tanggalan ng sabaw. Tapos ililipat natin sa lagayan. Pero ikakat natin yan. Hindi natin isiserve ng ganyang kalalaki. Nakapuro. Di baka tayo pagalitan pag pinakain natin ng ganito. Masabihin na eh, ano? Baboy ang kakain, hindi na putol. Ayan. So, yung mga baguhan di yan na wala pang masyadong alam. Ay guys, tutok lang kayo. At kahit pa paano yung may i-share ako sa inyo na makakatulong sa inyo na kung daming gulay. Guys, ito na yung ating vegetable nung nais na
blanch natin siya, na putol ko na siya, na arrange ko na siya, lalagyan na natin yung pampalasa niya. So, kailangan natin ito. Ito yung salted ham, guys. Kaya huwag niyo masyadong aalatan. Kasi salted nga ito eh, di ba? Maalat. At saka guys, yung gulay, bago nyo i-blanch, inisin nyo muna mabuti kasi pag alam nyo na ang pagkagantong cabbage, madaming mga vitamins uod na nakatabi. Okay, yan. Ganyan lang siya. Tapos, ilagay pala muna natin yung ating mga ginger. Ito yung pampalasa eh. Pampabango siya. Ganda nyo guys na. Ayan! Kasi mag-juice pa ito eh. Yan guys. Kaya puno ito. Sobrang dami naman. Tapos ilagyan natin yung ating ginawang sauce. I-steam na natin siya sa ating mahiwagang kawali. Siyempre, kailangan natin ang upuan ng ating gulay. So, steam natin siya for 40 minutes, guys. So, nakaset na naman ang timer niya for 40 minutes kasi kailangan natin makuha yung lasa ng ham. Kaya siya matagal i-steam. Okay, guys, iset natin yung ating timer ng 40 minutes. Okay na, guys! Mamaya, tingnan natin kung ano yung tsura niya pagkaluto. At saka, I'm sure, masarap yan. Masarap. Tadam! Our finished product! Kain na na, guys!